Magandang araw po sa ating lahat. Ako po ay si Althea Castelvi. Ako po ay nagagalak dahil nabigyan po ako ng pagkakataon to share the Word of God sa ating daily devotion. Tayo po ay nasa season 19 na po ng ating prayer and fasting na may temang The Faithfulness of God. Bago po ang lahat, atin munang basahin ang key verse for today na nasa Lamentations chapter 3, verse 23. There are new every morning, great is your faithfulness. Sa Tagalog naman po ay Panaghoy chapter 3, verse 23. Ito ay laging sariwa bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Let us all pray po. Hallelujah, Father God, we bless your name, Father. Lord, thank you po sa araw na ito na ipinagkaloob nyo at pinigay nyo sa amin, Father God. Lord God, thank you for the guidance and protection all throughout the week, Father. Lord, fill our minds and hearts with understanding and help us to understand your words, Father. Lord, ang mga matututunan namin ngayon, Father, ay hindi lang namin maisa utak, kung hindi maisa buhay din namin at maisa puso para ma-share din po namin ito sa mga taong nangangailangan ng words mo, Father. Lord God, guide us and protect us po, Lord God. Ikaw po ang tinataas namin at tinadakila, Father. In Jesus' name, Amen. Tayo na po ay dumako sa ating lesson for today. So, what is faithfulness nga ba? Faithfulness, ito yung nagpapakita ng trust and loyalty to someone na importante sa'yo. It's an act of being true to your words and promises. Just like God, importante tayo sa Kanya. That's why He remained faithful to us. Kahit na minsan busy, sobrang busy natin, na minsan we can't read kahit isang chapter lang sa Bible, na sometimes we forget to pray na, pero hindi halang yun para hindi na siya maging tapat sa atin. He remained faithful to us to the point that He gave His only Son to prove that He loves us. Na nandyan siya and He's ready to sacrifice anything para sa ikakabuti ng Kanyang mga anak, which is tayo. God's faithfulness towards us ay walang makakapantay na kung sino man. Kasi siya yung nag-iisang naging tapat sa atin simula nung pinanganak tayo dito sa mundo. Kaya nga po sabi sa Lamentations chapter 3 verse 23, there are new every morning, great is your faithfulness. Ano nga ba po ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito ay sa bawat araw na dumadaan, sa muling pagsikat ng araw, ang katapatan niya'y hindi mawawala. Simula noon pa lang, hindi na siya nagkulang, hindi na siya nang iwan. Walang araw na hindi siya naging Panginoon sa atin. Walang araw na hindi siya naging tapat sa atin. God is truly a faithful God. So He remained faithful to us kahit na sa mga araw na nakakalimutan natin siya. Siya pa ngayon lumalapit sa atin para bumalik lang tayo sa presensya niya. Na kahit sa mga araw na walang-wala na tayo, na kahit sa mga araw na sungkong-suko na tayo, kahit sa mga araw na ayaw na natin lumaban, He was always there. And He kept His promise na hindi niya tayo papabayaan kailanman. Pero minsan, hindi na natin siya napapansin. Hindi na natin na-re-realize na siya yung nandoon para sa atin sa mga araw na hirap na tayo. Kasi we focus sa ibang bagay. Kaya hindi natin nare-realize na
ay sinasamahan pala ako ng Diyos kahit na hirap na ako sa buhay. How does God show His faithfulness towards us ba? First, He, by protecting us every day, na kahit lumabas ka lang dyan sa kanto, proprotektahan ka niya at hindi niya hahayaang may mangyaring masama sa'yo. Tuwing may mga lakad ka, gala, expect that He will be there for you para hindi ka walang mangyaring masama sa'yo. Number two, He fulfills His promises. Gaya nga po ng description about faithfulness kanina, it's an act of being true to your words and promises. Kailan ba hindi naging totoo ang Panginoon sa mga promises and words niya, di ba? Na lahat ng pangako niya, tinutupad niya. Kasi that's how He shows how truly faithful He is. And next is, by being there sa ating side, even sa hardest nights natin, nandun siya. Na, kasi lahat naman tayo dumadaan sa puntong yun eh, na gusto na nating sumuko, gusto na nating tigilan yung mga gusto nating gawin kasi mahirap. Pero, nandyan si God to say that you can do it. And He will always there by your side para tulungan ka. And the fourth reason, the fourth way how he shows His faithfulness is by being the reason behind our joy and happiness. Hindi lang naman siya nandyan tuwing may problema tayo eh. Hindi lang naman siya nandyan kapag nalulungkot tayo. Nandun din siya kapag masaya tayo. Kasi gustong-gusto niyang makita na masaya yung kanyang anak. And marami pang ibang paraan kung paano napapakita ng Panginoon kung gaano siya ka-faithful sa kanyang mga anak. Next po, God is faithful even when we are not. Ano po ibig sabihin nito? Sabi po sa 2 Timothy chapter 2 verse 13, if we are not faithful, He will still be faithful. Christ cannot deny who He is. Nananatili siyang Panginoon kahit na hindi naniniwala ang karamihan. Hindi magbabago kung sino siya. God will continue to be who He is sa atin kahit na minsan napapalayo na tayo sa Kanya. Na kahit minsan nakakalimutan natin na may Panginoon. Nakakalimutan natin na magbasa man lang ng words niya. Pero hindi magbabago kung sino siya. Na kahit hindi tayo faithful, na kahit hindi tayo matapat, siya yung mananatiling matapat sa atin. Minsan napapatanong tayo, di ba, na will He take me ba kahit na hindi ako naging faithful sa Kanya? And the answer will always be yes. Kasi He is faithful. It means that He wants us to go back to Him. And His arms are open wide to accept you again. And naghihintay lang siya na ikaw na mismo yung lumapit sa Kanya. Na naghihintay lang siya to... Naghihintay lang siya na ikaw na mismo yung magsabi ng problema mo sa Kanya. Kasi isang iyak mo lang, isang luha mo lang, alam niya na may problema ka, na may pinagdadaanan ka, na kahit hindi mo i-explain sa Kanya, alam niya na yun. Na kahit kapag nag-pray ka and walang words na lumabas, alam niya na kung ano yung gusto mong sabihin na words are not enough to express it. Ganun katapat ng Panginoon na handa kanyang tulungan para makabangon muli. Paano ko nga ba nasabi na that God is really a faithful God? Kasi there are nights that
I cried a lot because I feel pressured about my school. Pero God was always there for me, and binibigyan niya ako ng pahinga. And every time that I pray, natatapos ko lahat nung mga gagawin ko sa school kasi He was helping me to overcome the pressure, the problems na fina-face ko, na kahit dumaan yung pamilya ko or mismo ako sa ups and downs, lahat ng yun nandoon siya. That's why nasabi ko na napaka-faithful ni God. Lagi po natin tandaan na sa bawat pagsikat ng araw, may ginagawa ang Panginoon sa ating buhay. Kahit na tayo mabigo at mahulog, kahit na dumating tayo sa punto ng buhay natin ng pasuko na tayo, we have God, a faithful and loving God who knows to bring us back to Himself. I'm sure that each one of us has different testimonies to tell how God became faithful in our lives, and God's faithfulness demonstrates His love towards us. Now, let us thank God for being so faithful, and humingi tayo ng kapatawaran kung alam mo na sa sarili mo na nawalan ka ng time for Him and hindi ka naging faithful sa Kanya. Bow our heads. Hallelujah. Father God, we bless your name, Father. Lord, we thank you. We thank you for being so faithful to us, Lord God, to the point na parang na-feel na namin na we don't deserve how faithful you are sa amin, Father. We are sorry for not giving you time na kahit sandali man lang, Lord God. Pero words cannot express how thankful we are dahil mayroon kaming Panginoon na matapat sa amin, na hindi kami iniwan sa mga panahong masaya man kami o malungkot. Lord, we are sorry kasi sa mga panahon na masaya kami, hindi ka namin natatandaan na ikaw yung reason kung bakit kami nag-e-enjoy, kung bakit kami masaya, Father. Lord, thank you for fulfilling your promises sa lahat. Thank you for being true to your words, Father. Lord, thank you kasi hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami iniwan sa mga panahon na babang-baba na kami, Father. Lord, sobrang nagte-thank you kami sa katapatan mo, Lord God. Lord, we thank you for this day na binigay niyo po sa amin, Lord God. And we thank you din po dahil we finally realize how faithful you are sa amin, Father. Sa'yo po namin binibigay ang papurit pa sa salamat, Father. In Jesus' name we pray. Amen. God bless us all po. Thank you and have a great day.